Hi guys! Bagong video, bagong kaalaman naman para sa ating mga dog lovers. Dito po sa video na ito, pag-uusapan po natin ang mata, ang tenga, at ilong ng ating mga mahal na aso. Magsimula po tayo! Ito po si Tristan Huertas, ang inyong dog trainer. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa YouTube channel natin, pindutin lamang ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload natin dito. Umpisahan po natin sa mata ng ating mga aso. Alam nyo ba na ang ating mga aso ay mayroong low light vision kumpara sa ating mga tao dahil sa kanilang espesyal na light reflecting layer malapit sa kanilang retinas. Ayon kay Paul Miller, ng clinical professor ng comparative ophthalmology sa University of Wisconsin-Madison, ang ating mga aso ay nakakakita ng 5 beses na mas maliwanag kaysa sa ating mga tao. Tanong, nakakita ba ang mga aso natin sa total darkness? I-demonstrate natin, guys! O guys, ganito gagawin natin. Ipapahanap natin tong stop toy kay Milo tsaka kay Nido. Pero papatay natin yung ilaw. Okay? Search! Search, Milo! Wala rin ako makita. Search! Dito guys, ipakita natin kung nakakita ba sa total darkness sa mga aso. Meron tayong CCTV dito. Pakita natin yung ginawa natin kanina. Ayan, pinatay na po natin ang ilaw. At binato natin sa kama ang stop toy. Kung mapapansin nyo, hindi po talaga nakakita o nakakakita ang mga aso sa total darkness. Kasi kung nakita po nila yung stop toy na yon, ay pupuntahan kaagad nila sa kama. So mapapansin nyo dito sa mga aso natin na 2 unano, na si Nido at si Milo, ginagamit po nila ang kanilang mga ilong. So mamaya pupunta po tayo sa usaping ilong ng mga aso. Tanong, ang pusa ba ay nakakita sa total darkness? Ito po, madilim na po sa ating kwarto at nilalaro natin ang laruan ng pusa. So tingnan natin. Ayun! Nahuli po ng pusa ang laruan natin kahit madilim. Eto guys, conclusion na po tayo. Ang mga aso natin ay nakakita sa low light, pero hindi po sila nakakita sa total darkness. Sa madaling sabi, wala po silang night vision compared sa mga pusa. Ang mga pusa po kasi ay may abilidad para makakita sa total darkness or merong night vision dahil mataas po ang bilang ng kanilang rod cells. Ang rod cells naman ay isang photoreceptor cells sa retina ng kanilang mga mata na kung saan ito ay nagpa-function para sa lower light. So sa madaling sabi, ang pusa may night vision pero ang aso walang night vision. Alam mo ba, ang aso natin ay hindi colorblind. Ipapakita natin ang ating ebidensya. Ito po ang paningin natin sa mga kulay na ito bilang tao. At ito naman ang paningin ng mga aso natin sa kulay na ito. Ang definition ng color blindness ay hindi mo makita ang isang kulay sa normal way. So huwag ka mag-alala, ito po ang normal na paningin ng ating mga mahal na aso sa mga kulay na ito. Ang paningin nila sa red ay brownish. Ang paningin nila sa purple ay blue. Ang paningin nila sa green ay yellow. At iba pa! Pag-usapan naman natin ang tenga ng ating mga aso. Alam nyo ba na 4 beses ang lakas ng pandinig ng mga aso kaysa sa ating mga tao at kaya nilang siguraduhin ang eksaktong lokasyon kung saan nanggagaling ang tunog. Ayon sa pag-aaral, mataas ang bilang ng muscles ng kanilang tenga at abilidad para marinig ang anumang vibration kada segundo. 18 o higit pa ang muscle nila sa kanilang mga tenga. Ito ang dahilan kung bakit nila ito nagagalaw. Alam mo ba, kapag hindi nila maintindihan o nagtataka sila sa isang tunog ay nagtitilt ang kanilang ulo para makarinig mabuti. Alam mo ba na 50 to 100 feet away, pwede ka marinig ng aso mo. Kaya hindi na ito nakapagtataka, lalo na pag nandito na tayo sa ating tahanan, hindi pa tayo nakikita ng aso natin, alam niya na na naandyan ka. Kasi nga, narinig ka niya ng 50 to 100 feet away. Alam mo ba na kapag relax ang aso mo, mapapansin mo ang kanyang mga tenga ay nasa neutral position. Kapag naman nakataas ang tenga ng ating mga aso, ito ay nangangahulugan ng pagiging alerto
o interesado sa isang bagay. Mapapansin naman natin sa agresibong aso, nakataas ang tenga at naka-forward. Kung ang isang aso naman ay naka-pulled back ears, isa ito sa mga sinyales na ang aso ay friendly. Kung ang tenga naman ng isang aso ay flat, ito ay nangangahulugan ng submission or fear. Ang mga tuta ay sinilang na bingi, pagkatapos pa lamang ng 2 linggo, tsaka pa lamang bubukas ang kanilang mga ear canals. Pag-usapan na po natin ang pinaka-importanting ginagamit ng mga aso natin sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang ilong! Ayon sa mga scientifico, ang ilong ng ating mga aso ay nasa 10,000 hanggang 100,000 beses mas malakas kesa sa ating mga tao. Wow! Dahil ang tao ay meron lamang 6 million olfactory receptor, also known as odorant, at ang ating mga mahal na aso ay merong 300 million olfactory receptor. Wow! Olfactory receptor ay nagbibigay sa atin ng kakayanan upang umamoy. Alam nyo ba na ang flat-faced at short-nosed katulad ng breed ng pug at pekinese, mababa ang kanilang scent-detecting receptor cells kesa sa mga asong mahaba ang nguso. Kung ikukumpara naman sa ating mga tao, mas malakas pa rin ang pang-amoy ng mga flat-nosed dog dahil meron pa rin silang 100 million scent-detecting cells. Alam nyo ba na kayang mag-detect ng aso kung ikaw ay may cancer? Ayon sa pag-aaral, kaya nila i-detect ang colon cancer, prostate cancer, breast cancer at iba pang mga cancer sa pamamagitan ng pag-amoy sa ating mga balat at hininga, maliban na lamang sa mga cancer sa Mobile Legends. Buti na lamang ay hindi ako cancer sa ML. Alright, minsan lang. Maging ang mga buntis ay kaya nilang i-detect at protektahan. Dahil sa galing at talino ng ating mga aso, ginagamit din sila bilang isang detective dog or sniffer dog. Kaya nilang malaman ang mga illegal na mga substances katulad ng explosives, illegal drugs, at iba pang mga kontrabando. Pagpalagay po natin guys na itong stop toy na to ay isang kontrabando. Itatago natin to at hahanapin po ni Milo. Hindi natin to ikakat tong video na to para malaman natin kung gaano kagaling yung paggamit ni Milo sa kanyang ilong o ng kanyang ilong. Balik ka muna. Out ka muna. Out. Out. Out ka muna, Milo. Out muna, Milo. Out. Out muna, Milo. Out. Stay. Tagin natin dito sa pabas. Okay. Tawagin na natin si Milo. Tira, tabi muna natin. Milo, get inside. Search! So makikita nyo, ginagamit na ni Milo ang kanyang ilong. Ayan. So once na galawin ng ilong or i-scratch niyo, perfect. Kita nyo, napanggaling ni Milo. Alright. Katulad ng ating mga fingerprints, ang ilong ng aso ay walang katulad at walang kapares. Sa madaling sabi, siya ay unique. Alam mo ba na kayang maamoy ng aso ang ating mga nararamdaman o feelings? Kapag masaya ka, mapapansin mo na excited din ang aso mo. Kapag naman malungkot ka o may dinadala kang problema sa iyong buhay, mapapansin natin na ang ating mga mahal na aso ay lumalapit sa atin at gusto tayong i-comfort. Marami pa po tayong dapat malaman. Marami pa po tayong dapat matutunan. Pero asahan po ninyo, ang lahat po ng natututunan ko sa pag-aalaga at pagtuturo ng aso ay i-share ko dito sa ating official YouTube channel, Milo and Friends. Shoutout na po tayo guys! Unang-una po sa lahat, shoutout po sa pinakamamahal kong pinsan, syempre si Majo and Sia Vlog. Si Majo Huertas po ay co-trainer ko dito sa Milo and Friends. Napakagaling ng aso niya, si Zia, isang Belgian Malinois. Kaya, para sa lahat ng subscribers natin dito sa YouTube channel natin guys, supportan natin ang Majo and Sia Vlog. Magaling po ang aso niya, promise. Marami kayong matututunan. Dito po tayo sa huling video po natin kung paano magturo ng sit pretty.
May pinost ako doon, sabi ko doon, task, taas ang kamay kung sino dito ang natutunan ng sit pretty. Sabi po ni Nicole Roble, ako po, natutunan ko na po kung paano ituro ang sit pretty at bala ko pong ituro sa mga aso ko. Thank you po, shoutout po sa inyo, Nicole Roble. Sabi po ni Jeff Jeff, ako po mismo ang natuto, hindi yung aso, hack hack. Alam nyo guys, isa yan sa mga pinaka-importante talaga. Mas tinuturuan natin yung owner kaysa sa aso. Kasi sa totoo lang, kung mahaba yung pasensya mo, mabilis matututo yung aso mo, mahirap magturo ng tao kaysa sa aso. Promise po yan. Correct. Who loves Kuya Milo and friends, huling mag-like nito, may 1,000 Diaz skin. Make sure nakasubscribe ka. So Larry PH Gaming, shoutout sa'yo. Pengi naman akong skin. Pengi naman yan. Nag-ML din ako guys. Sabi ni Andre Ramos, lagi na pong ginagawa pag may pagkain na nakikita. Idol ko po kayo sa pagdating ng tricks. Marami na po akong nalaman na tricks na dapat malaman kayo ng buong tao na may mga aso. Sinabihan ko na rin ang mga kaibigan ko na mag-subscribe sa inyo. Pa-shoutout naman sa mga susunod na video. Andre Ramos, maraming maraming salamat sa walang sawang suporta. Shoutout sa'yo, mabuhay ka. God bless you.